Magandang araw, kaibigan! Welcome sa Landas ng Pag-asa. Ako po muli si Adrian Bondo. Nasa ika-anim na linggo na po tayo sa panahon ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo. Sa susunod na linggo, ipagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ni Kristo. At sa susunod pang linggo noon, ay ang kapistahan ng Pentecostes. Kung papansinin mo, kaibigan, inahanda na ni Kristo ang kanyang sarili at ang kanyang mga alagad sa kanyang paglisan sa mundong ito. Isip ko nga, nagbibigay na si Kristo ng kanyang mga huling habilin sa kanyang mga alagad. Sa akin, sa iyo, kaibigan. Ang ating ebanghelyo sa araw na to mula kay San Juan ay hango mula sa senaryo ng huling hapunan. At dito binibigay ni Kristo ang kanyang diskurso habang sila'y nasa huling hapunan. Ano ba ang mga ilan sa mga bilin ni Kristo sa kanyang mga alagad sa atin? Una, inihanda ni Kristo ang kanyang mga alagad nung sabihin niyang daranas kayo ng pagpapakasakit, ng kapighatian, at pagsubok sa buhay. Tama. Wala namang binanggit sa Ebanghelyo o sa Biblia na kapag ikaw ay nasa Diyos, kapag ikaw ay may relasyon kay Kristo, ay hindi ka na daranas pa ng problema o pagpapakasakit. Ang kabaligtaran, ang totoo. Kapag ikaw ay lumalapit, nagpupursiging lumapit kay Kristo, mas lalo nga eh, daranas ka ng pagpapakasakit, kapaghatian, problema, pagsubok sa buhay. Darating sigurado yan. Hintayin mo lang. Hintayin lang natin, kaibigan. Inihanda na tayo ni Kristo tungkol dyan. Sinabihan na tayo, kumbaga, ni Kristo tungkol dyan. Huwag na tayo masurpresa kapag tayo'y nasa gitna ng pagsubok. Parte ng buhay Kristiyano yan. Isa pa, kailangan nating magpatotoo tungkol kay Kristo. Hindi po ito pakiusap ni Kristo. Utos ito ni Kristo na kailangan nating magpatotoo tungkol sa Kanya. Sa ating mga kasama sa bahay, kaopisina, kaklase, kakilala, kamag-anak, sa ating kilos at gawa, sa ating pananalita, kailangan nating ipakita na buhay si Kristo sa ating buhay. Yan ang pagpapatotoo. At kailangan daw nating gawin yan. At ang huling bilin ni Kristo, pangako ni Kristo, ay ang napaka-importante. Dahil kailangan natin ito sa unang dalawang habilin. Ang pangako ni Kristo, ibibigay niya sa atin ang kanyang patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang Espiritu Santo. Daranas tayo ng pagsubok sa buhay, kapighatian, ibibigay ni Kristo ang kanyang patnubay, ang Espiritu ng Katotohanan, ang Espiritu Santo, para patuloy tayong manalig habang tayo nasa gitna ng pagsubok. Kapag tayo nagpapatotoo, ibibigay ni Kristo ang patnubay para tayo gabayan sa ating kilos, sa ating sinasabi, at ibibigay ni Kristo ang Espiritu ng Katotohanan para sa ating pagpapatotoo ay pawang katotohanan lamang ang ating sabihin. Kaibigan, sa araw na ito, pagnilayan natin, una, ano ba ang mga pagsubok na dinaranas mo ngayon at hingin mo ang patnubay ni Kristo? Pangalawa, ano ba ang mga ginagawa mo ngayon, aktibong ginagawa mo ngayon para magpatotoo tungkol kay Kristo? Hingin din natin ang kanyang patnubay sa gawaing ito. Kaibigan,
tama, iiwanan tayo ni Kristo, lilisan siya, pero ipinangako niya ang kanyang patnubay. Ipinangako niya ang Espiritu ng Katotohanan. Ipinangako niya ang kanyang Espiritu Santo. Tandaan, ipinangako rin niya na nasa sa atin siya ngayon at magpakailanman. Maraming salamat sa pakikinig mo sa aking muntik reflection, kaibigan. Kung ikaw ay na-bless, maging boses ng pag-asa, pakishare po ang video ito. Pakilike na rin po ang aming Facebook page, Pathways of Hope. Maraming salamat! Happy Easter!